Good day mga kaprotambay, welcome back nga po pala sa ating channel. This is RoboCoins again ng Stock Tambay. In for today's video, mag-Bitcoin price analysis tayo. Pero bago yan, remind ko lang pagkatapos mo tong video na to, please like and subscribe. Okay, let's go! Okay mga kaprotambay, so kamusta mga kaprotambay? So nag-warning na ako sa inyo na huwag magpapa-FOMO sa last video natin, okay? So ngayon, araw ngayon mga kaprotambay is nasa day candle tayo, no? Nagkaroon ng breakout mga kaprotambay, okay? So meron siyang breakout na nagaganap ngayon, then nagkaroon ng onting pullback at retest dito. So ano ba to? Breakout ba to o fake out mga kaprotambay? Okay? So recap muna tayo, baba muna tayo mga kaprotambay. Siguro sa mga 1 hour time frame. So okay, recap tayo, no? So dito mga kaprotambay, so nagkaroon ng tinatawag na liquidity grab. So naita na natin tong pinaka liquidity na to, no? Minarkahan na natin to sa last video natin. So kitang-kita kinuha, then nagkaroon ng dumping. So erase na natin to kaprotambay, okay? So ito pa, liquidity plus imbalance, okay, delete. Then ito, delete na natin to kaprotambay, yung mga ginagawa kong liquidity kapag nagtitrade tayo. So okay, so next video mga kaprotambay, baka gawan ko ng special video about liquidity. Okay, so abangan nyo yan mga kaprotambay. So ito yung pinaka-imbalance natin sa 1 hour time frame. Okay, so mapapansin nyo yung unang dump, no? Mga kailan ba to? So around Thursday mga kaprotambay, no, saktong huminto. Okay? So umakyat ulit, then bumaba, huminto ulit sa ibabaw ng ng pinaka-imbalance natin. So nagke-create yan ng panibagong pinaka-liquidity. Then dumump, okay? So binawasan na ang ating imbalance, ibababa na natin 'to. Kaprotambay. Okay, so binawasan na, no? Kinuha na yung halos kalahati ng imbalance. Then nagkaroon ng pumping. So delete na natin itong mga liquidity mga nakukuha na. So delete na natin yan mga kaprotambay. So nasusundan nyo ba, no, yung mga liquidity pag nakuha? So either ginagawang gas or nilalagyan ng position mga kaprotambay. Okay, so delete na natin to. So delete na natin ito kaprotambay, no? So ngayon, eto, so nasa ano tayo, 1 hour time frame, nagkaroon siya ng pinaka-breakout sa pinaka-descending triangle natin. Then umakyat, tinarget yung pinaka-liquidity dito. Okay? So kinain yan, ang daming na liquidity dyan mga kaprotambay. Then kung mapapansin nyo, no, yung pinaka-liquidity natin dito, around October 22. Okay? So nag-create siya ng another liquidity sa taas. Saktong-saktong huminto, no, hindi kinuha mga kaprotambay. So kagaya lang yan yung nangyari dito, yung saktong-saktong pagpatong sa imbalance. Okay, so delete ko lang itong mga small trend line na ginawa ko kanina. Okay mga kaprotambay, no, so nagkaroon ng pumping, then dump, no, pump and dump yan. So ang dami na naman siguradong na FOMO dyan. So niwarningan ko na kayo kaprotambay, no, so huwag kayong hahabol sa mga umaandar na trend. Okay? Yung sa pinaka ano, yung momentum. Pag umandar na yung momentum, huwag kayong hahabol. Kagaya niyan, siguro no, nagka-breakout dito, ang daming na FOMO, no? So, yan. Nasample na naman kayo, kaprotambay, no? So, ang daming beses na sinasample sa atin si market maker. So, ngayon, kaprotambay, ang price is continue na itetest itong pinaka-area na to around 19,200 mga kaprotambay. Ganito yan. So nagkaroon ng breakout, syempre malakas yan. So nagkaroon ng pump and dump. Ngayon, masasabi nating fake out to kaprotambay kapag ang price is bumaba ulit, no? Pumasok dito sa pinaka descending triangle pattern natin mga kaprotambay. Pero as long na ang price is magba-bounce around 19,200, makaakita tayo ngayong week na to mga kaprotambay ng mga pagtaas ng price. Unang-una mga kaprotambay, no, sabi ko nga binitin dito, no. So hindi niya inuwa tong pinaka-liquidity na to. Ibig sabihin niyan lalong lumakas yung liquidity na diyan. So pwedeng targetin niya ng market maker kaprotambay, no. So prepare tayo diyan na pwedeng ganito, okay? Targetin niyan liquidity. Okay? Then bagsak, kunin tong pinaka-natitirang imbalance, okay?
then pwedeng mag-pump. So yan yung pwedeng maging play ngayong week na to. Bakit ka-pro-tambay? Ano bang merong ngayong week na to, no? So bakit tayo nakakakita ng mga possible pumping? Kasi ngayong week na to, mga pro-tambay, ito, parang declaration ano to? Declaration ng mga earnings, no? Earnings declaration. Kung mapapansin nyo this week, so sa 27, 25, yan, 27, may schedule, no? So magde-declare yung Apple, Microsoft, Facebook, Amazon. So mga matitinding company yan, mga kaprotambay. So kapag nag-declare sila ng earnings nila na positive, mga kaprotambay, pwede yung mag-cause ng onting pumping, mga kaprotambay, no? Pero yung pumping na yon, hindi natin masasabi na ano yan, pa-bull run, mga kaprotambay. Pwedeng yung pumping na yon mag-cost lang para kunin tong pinaka-liquidity na yan. Then, mag-dump at balikan tong pinaka-imbalance natin. Okay, mga kaprotambay. So, yan yung pinaka-play natin ngayong week na to. Makakita tayo ng mga continuous pumping. So, ingat lang kayo. Sa mga magbabuy long, mga kaprotambay, huwag kayong magbabuy long sa taas. Ang buy long sa baba, kaprotambay, no? So, itong area na to na 19,200, so, yan yung pinaka sa shorter time frame, yan yung pinaka good to buy position, mga kaprotambay, okay? So, lalong-lalo na, kapag ang price is bumalik dito, kinuha yung liquidity, no? Kinuha itong pinaka natitirang imbalance natin. So, ito, mga kaprotambay, around 18,600, yan yung pinakamagandang position para sa buy long, para sa short-term uptrend ngayong week na to, mga kaprotambay. Then, meron tayong mga tinatarget na liquidity rito. So, pwede nilang kunin yan, kaprotambay, no? So, kung mapapansin natin, so, punta tayo sa SPX. So, ongoing pa yung trade ng SPX, no? So, ito yung pinaka-trade last Friday, mga kaprotambay. Kung mapapansin nyo, no? So, nagkaroon siya ng uptrend. Okay, bakit kaya nagkaroon ng uptrend? Kasi nga, meron tinatawag na buy-in rumor, sell-on news, mga kaprotambay, okay? So, kasi last week, mga kaprotambay, so, naabangan na nila na this week pala is magkakaroon ng mga earning declaration, no? So, good to buy. So, pumosisyon na sila last week pa lang. Then, mga kaprotambay, merong mga ugong-ugong na dumarating na sa mga darating na panahon, itong November, December is ang pinaka-Federal Reserve is magbabawas ng pinaka-interest rate hike, no? So, dapat kasi dire-diretso 0.75 basis point, eh. So, ang gagawin nila, baka ang pinag-uusapan is maging 0.50 na lang, no? So, pwedeng mag-pump yun ng price, mga kaprotambay. So, hindi natin masabi kasi nga, rumors pa lang yun. So, dahil sa rumors na yun, papasok yung pinaka-November, no? So, malapit na tayo sa pinaka-November 1 and 2 para sa FOMC meeting ulit. Okay, so habang papalapit ang November, mga kaprotambay, pwede yung mag-cost ng pumping, okay? Targetin itong mga malalaking liquidity. Then pagdating ng November 1, November 2, binago yung statement, mga kaprotambay, at ibinalik sa 0.75 basis, mga kaprotambay, hanggang sa end of the year, no? Hanggang December, pwede yung mag-cost ng pag-dump, okay? So, kumbaga matutuloy na yung pinaka-plano nila na pump and dump. Okay? So, yung mga news na yan, ginagamit lang nila yan, kaprotambay. Okay? So, kagaya niyan, merong rumors na magbabawas sila ng pinaka-interest rate hike. So, yung rumors na yon, mga kaprotambay, habang papalapit tayo ng papalapit sa pinaka-November, so, nagpa-pump yan, no? So, pagdating pala ng November 1, 2, and 3, mga kaprotambay, then election pala sa November 8, doon sa Amerika, no? Meron silang pinaka election date doon. So, pwede yung mag-cost ng dump, no? So, ingat-ingat pa rin, mga kaprotambay. Kasi nga, ang pinaka-trabaho ng market maker is i-trap itong mga newbie and retails, no? So, pwede rin, mga kaprotambay, yung pinaka-matinding plano nila na nakikita natin is magkaroon ng pump, onting dump dito, okay? Then, pumping, again, mga kaprotambay, i-break na tong pinaka ano na to, pinaka resistance level natin. Okay? So i-feel tong kalahati, mga kaprotambay, tong distance na to, then magkaroon na ng dumping, no? So yan yung mga inaantay natin at possible yan, kaprotambay, sa pinaka November to December, mga kaprotambay, depende sa pinaka ilalabas ng Federal Reserve. Then pagpasok ng December, mga kaprotambay, syempre mabait sila, ipapump nila ng onti yan. Okay? Kasi December. So, makakita tayo ng December pumping. So, yan yung mga pinaka-play,
mga kaprotambay na nakikita ko. Okay? So, possible ngayong week na to, hindi tayo makakita ng malaking dump. So, possible yan, mga kaprotambay, kung magdadump man is hanggang dito lang sa 18,500. Kasi itong 18,500 na to is nagsisilbing support, mga kaprotambay. Okay? Ngayong week na to, isang pinaka nakikita ko lang, ang possible play ngayong week na to is itong mga onting pumping na makikita natin, no? So, sa mga mafo-FOMO, mga kaprotambay, ingat-ingat lang. So, nagwa-warning na ako sa inyo, mga kaprotambay, na pwedeng ang play, okay? So, nakikita natin na binitin itong pinaka-liquidity na to. So, ang pinaka-play ngayong week, so, sabihin na natin, bago mag-Friday, so, kung hindi pa niya nakukuha yan, before Friday, kukunin yan, okay? Pagkakuha, dump. So, babalikan itong pinaka natitirang imbalance natin, eksaktong-eksakto sa 18,500 na nagsisilbing support. Okay? Then bounce. Okay? So, pwedeng yan yung play. Then breakdown. Pwede yan, kaprotambay, no? So, possible yan. So, hindi pa tayo nakakita ng mga pinaka-bullrun movement, no? So, abang-abang lang tayo. High probability chance, mga kaprotambay, na sa shorter time frame, makakita tayo ng mga pumping, no? So, pwede nating i-grab yung opportunity bilang mga day trader and scalper yung mag-buy long position. Okay? Pero in higher time frame, mga kaprotambay, andito pa rin tayo sa loob, mga kaprotambay, ng pinaka-bear market or bear season, no? So, lagay nga natin sa day. Okay? So, mapapansin natin, nagkaroon siya ngayon ng breakout. Okay, mga kaprotambay, then retest. So, yung mga breakout na yan, then retest dito sa area, which is normal yan, mga kaprotambay. Pero masasabi natin na malakas talaga ang pinaka-breakout kapag yan is dumire-diretso, no? Gumawa ng pinaka-bull flag pattern, then pump. Yun yung pinaka-malakas. Pero yung nakita natin, kaprotambay, is bumalik. So, pwede itong fake out, mga kaprotambay, kapag tumagos ng 19,200 pababa, no? Then, dediretso dito sa area ng 18,000, fake out yan, kaprotambay, okay? Pero yung retest na yan, normal yan, okay, na bumabalik dyan sa area na yan. Then, pwede tayo mag-buy long para sabayan yung uptrend movement, mga kaprotambay. Then, ingat-ingat lang kasi baka magkaroon ng malaking dump pagpasok ng November 1 and 2. Depende sa statement ng ilalabas ng pinaka Federal Reserve. Okay, mga kaprotambay, so nag-warning na ako last week. Sana naman walang kaprotambay na na-FOMO dahil kita natin yung galaw ng pinaka-market makers na tinatrap lang tayo. Okay? So yun lang muna, mga kaprotambay, itong video na to is paalala na ngayong week na to is makakita tayo ng mga onting pumping. Okay, mga kaprotambay, so hanggang dito na lang itong video na to, at dahil sa umabot ka sa video na to, please like and subscribe. Para sa mga kaprotambay natin na wala pang crypto exchange, sign up na po kayo. Yung pinaka-link is nasa video description na po. Okay, sa mga magpapa-shoutout, shoutout nga pala, nandiyan na sa shoutout box. So, yung mga gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo, mga kaprotambay, no? So, abang-abang lang tayo, then magre-release ako ng mga bagong pag-aaral sa mga darating na araw. So, stay tuned lang, mga kaprotambay. Ingat-ingat lang po tayo. So, remind ko lang, mga kaprotambay, nga pala, siya nga pala, ongoing tayo sa copy trading. So, gagawa ako ng pinaka, ano, wala akong trade ngayon, mga kaprotambay, no? So, gagawa ako ng pinaka video about dito sa BitGet copy trade para sa tamang settings, mga kaprotambay, sa mga gustong mag-copy trade sa ating mga player natin dito, kagaya ni Robocoins and Sadflute 25. So, importante yon. So, abang-abang lang, mga kaprotambay. Okay? So, thank you very much nga pala sa mga nag-copy trade. So, syempre, profit tayo ngayon. So, abang-abang lang tayo sa mga upcoming video. Okay? This is Robocoins again. Zine out.